Gusto nyo bang magnegosyo RDR style or Boss Toyo style? Nako, ito. Very interesting to. Dumaan to sa FYP page ko at napanood ko ang interview ni Boss RDR at ni Boss Toyo at magsishare sila ng mga negosyo principle at paano sila yumaman. Let us watch this video at matuto. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang world coach. Nako, welcome to another wonderful edition. Gagawa po tayo ng commentary video ng interview ni Boss RDR kay Boss Toyo. At gusto kong kumuha kayong ballpen at papel. Pag-usapan po natin kung anong mapupulot natin mga aral para tayo ay umunlad. Let us start to watch this. Ang unang-unang kailangan is magko-costing muna. Any product, example, magluluto ka ng adobo, kailangan mag-costing ka muna, gaano kalaki ang serving, gaano kamahal yung kanin, at yung presyo nun, pagbabanggain mo, plus break-even point. Ano ibig sabihin? Ano yung break-even point? So, halimbawa, may nakita tayong pwesto, magbubukas tayo ng pagkain, Titinda tayo ng food. Example, pe-presyoan natin siya 100 pesos. So, halimbawa, may tubo tayong 50 pesos, so 50% ng tubo natin. Ha, tanong ko muna, ilang percent pa dapat ang minamarkup sa isang per product or per item? Ang sweet spot is 30-40%. So, example, break-even point, may pwesto ka. Ang upa, halimbawa, 10,000. Tapos, maglalagay ka ng dalawang kauhan, halimbawa, 10,000 na lang din para madaling kwentahin. Okay. So, may 30,000 ka ngayon na gastos. Kuryente mo, tubig, lahat-lahat, lagay mo 5,000. So, meron ka 35,000. Okay. So, yung 35,000, kukwentahin mo ngayon yung karinder niya na itatayo mo, kung ilang pinggan ba ang kailangan mong mabenta sa loob ng isang araw para makuha mo yung 35,000 monthly. Ibig sabihin, yung 35,000, i-divide mo siya by 30. Okay, so, magkakamap ka ngayon sa isang numero. Example, mga 1,000 plus. Bago ka maka 1,000 plus, ilang pinggan ang kailangan mong mabenta para makompensate yung operational expenses mo. Anything na sosobra dun, yun yung profit mo. Profit mo. Anything na papasok dun, yun yung break-even point mo. Anything na kabawasan dun, yun yung pagkalugi mo. So, talagang lahat ng negosyo nag-uumpisa yan dapat sa costing. Ayan na, meron na tayong tinatawag na Business 101 galing kay Boss RDR. Tama po yan, no? Pag tayo po ay nagnenegosyo, ang unang alamin po muna natin yung puhunan po natin sa ating produkto at serbisyo. Katulad sinabi nga niya yung mga term, no? Costing, kung magkano po. Tapos, break-even point, kung magkano po ang kailangan yung ibenta para tayo po ay hindi malugi. Kasi ang goal talaga ng isang negosyo, hindi kumita agad. Ang goal ng isang negosyo una is maiwasan natin malugi. Kasi ang goal kasi ng negosyo is kumita. Agree? So, break-even point muna. Pagkatapos ng break-even point, pag tinamaan na po natin yan, tsaka na natin pag-usapan yung kita. At sinabi nga niya, syempre yung profit margin. Magkano ba yung margin na gusto mo? Yun nga, nasa pagkain daw, nasa 30-40%. May mga ibang pagkain na even 100%. When you say 100%, ang costing nila, let's say 100 pesos, tapos ang benta po nila, 200 pesos. So, kumikita sila ng 100 pesos. So, tama po ang sinabi ni Boss RDR, na kunyari 35,000 pesos no ang overall na OPEX mo. When you say OPEX, kuryente, upa, 'di ba? Lahat nasa 35,000. Di-divide mo siya ng 30 days. More or less, papalo siya ng mga 1,000 plus to break even. Pero, hindi pa po nasamaan po ni Boss RDR. Okay, dadagdag na lang po natin kasi siguro kulang yung oras. Yung food cost, 'di ba? May food cost pa yan eh. Kahit na may pwesto ka, may tao ka, may pang-OPEX ka, may kuryente, meron siyang tinatawag na gasol, mantika, yung babili mo ng mga gulay, di ba, yung mga karne. Isasama po natin yan. So, hindi lang siya papalo ng mga 35,000. At bibilangin nyo po kung magkano ang pinamalengke nyo per day. Kunyari, ang pinamalengke nyo per day na sa 5,000 pesos, bumenta kayo ng, let's say, ng 12,000 pesos. May kita kayo, gross ha, ng 7,000 pesos. Sa 7,000 pesos po, anong gagawin nyo? Ma-minus nyo na po yung mga OPEX nyo everyday na sa 1,200, ima-minus nyo pa doon sa 7,000 pesos, syempre, yung pinamalengke. At kung anong matira, yun na po ang tinatawag nating net income. Uulitin ko ha, ang kita po, hindi po benta. Kasi pag tinatanong po natin minsan, uy, magkano ang kita mo? 12,000. Magkano benta mo? 12,000. Ha? Eh, paano naman yung cost of goods mo? Paano naman yung upa mo, kuryente mo? Kailangan i-minus mo muna lahat yan. Pag na-minus mo na lahat yan, dun mo na makikita ang iyong net income. Okay? So, gets yun ha? Ang next question naman, what if naman kung let's say nag-uumpisa ka lang? Advisable ba na magkaroon ka na agad ng pwesto, mag-hire ka na ba ng tauhan? At ito ang sagot ni Boss RDR.
umpisahan nyo na lang muna yan selling it online. Kasi yung operational expenses, fixed expense yan eh. Hindi mo mababago yan. Opisina, tauhan, kuryente, tubig. Ibig sabihin, talo ka na agad dun. Pero pag nag-online ka, ang maganda ngayon sa Foodpanda, GrabFood, na irirehistro yung cloud kitchen. So, ibig sabihin, natanggal mo na agad yung operational expenses ng negosyo. O, kasi nasa bahay ka na lang. Exactly. Kaya better kung mag-start kayo ng pagkain ng negosyo, doon natin umpisa. Yan po yung sinabi po niya, no, na talagang mas maganda kung wala ka talagang overhead. Pinag-usapan na ni Boss RDR yung mga Foodpanda, yung mga ganun. Okay siya. Pero para sa akin, bago pa pumunta ng step na doon, para sa akin, mas maganda po mag-umpisa rin po kayo sa bahay. Dahil sa bahay nga, wala kayong puhunan na ilalabas na pwesto, upa. Kasi nakatira naman kayo sa bahay, hindi mo pwede isara ang bahay, di ba? So, ang pwede niyong gawin is bumili na lang kayo ng mga raw materials pagkatapos yung magluto kayo at magbenta muna kayo sa bahay. Ang importante para sa lahat na nag-uumpisa na magnegosyo, hindi po agad yung kita. Yung kita, susunod na lang siya. Ang pinakamahalaga po, pag nag-uumpisa kayo ng business, ito pong kailangan po natin maunawaan, yung tinatawag na POC. Ano ito yung POC? Proof of Concept. Sulat nyo ito ha, POC. Proof of Concept. Kailangan ipakita mo muna yung binebenta mo, talagang meron ba talagang bibili? Yung presyo ba, bibilin ba sa presyong yan? Magugustuhan ba nila kung pagkain yan, yung lasa, di ba? Balik-balikan ba? Yung proof of concept muna. Pag nagkaroon ka na ng proof of concept, maganda na i-implement yung tinuturo ni Boss RDR. Next na yun. Pwede ka na magpa-Foodpanda or magpa-GrabFood. And then, ito pa. Next na, pag talagang malaki na po talaga ang demand, alam mo, pinakamaganda na, ang next level mo na, eh, yun na, umupa ka na ng pwesto. So, stages po siya para lumaki ang negosyo. May natututunan ba kayo? Kung may natutunan kayo, type meron in the comment section. Oh, ito naman ang next question. Ano naman gagawin? Kunyari, ikaw ay isang empleyado na wala kang karanasan sa pagnenegosyo. Ikaw, estudyante, di ba? Gusto mo pang magnegosyo. Paano daw mag-umpisa ng negosyo according to Boss RDR? Ang unang-unang gagawin, kung wala ka talagang experience, educate yourself. So if I were them, kasama sa 100,000 ko, educating myself doon sa negosyong po pwede kong pasukin. Example, kainan na negosyo. Mag-aaral muna ako. Pwede naman ako mag-invest muna ng time sa YouTube o pwede ako pumunta siguro sa mga culinary school or pwede akong magbayad ng chef para turuan akong magluto para makapagkamap ako sa isang magandang produkto. Education is the first step. Yes, yes, yes! Matalino talaga tong si RDR. I totally agree. Kasi, ba't marami pong nagpe-fail na negosyo? Bakit po? Kasi marami pong pumapasok sa negosyo na may puhunan o nag-umpisa ng puhunan na hindi nag-aral. So, anong mangyayari? Imbis na kumita, nalulugi. Imagine mo, parang ka lang nag-drive ng sasakyan na hindi ka nag-aral, mababangga ang sasakyan mo. Kaya nga, nagbigay na po siya ng mga suggestion. Yun nga, number one, may YouTube University, mag-culinary ka, di ba, kumuha ka ng chef or kumuha ka ng consultant na marunong na sa ganung larangan bago ka pumasok. Isama mo na sa tinatawag nating CAPEX. Okay, everybody repeat after me. It's called CAPEX, C-A-P-E-X. Ang ibig sabihin ng CAPEX is capital expenditure. Ang capital expenditure po, mga kaiponaryo po, ay one-time cost po siya na ilalabas mo lang. Like for example, bumili ka ng ref kung kasi nagbebenta ka ng mga palamig or if not naman, mga ice candy. One time mo lang bibili ng ref, hindi ka naman every month bibili ng ref. Okay, like for example, nag-hire ka ng consultant. Or let's say, nag-enroll ka sa isang class. One time mo lang babayaran. So, isama nyo na po yan sa pagpuhunan nyo. Huwag kayong mag-TAE at TAE. Oo. Alam mo yung TAE, hindi po siya dumi. It's called trial and error. Pag nagta-trial and error ka, mas maraming oras, mas maraming pagod, mas maraming pera ang mawawala sa trial and error system rather than sa sinasabi ni Boss RDR na educate yourself. Woo! Grabe talaga, no? Ito naman po, meron din personal experience po si Boss RDR kung bakit niya ini-insist na kailangan mag-aral muna tayo bago tayo pumasok sa isang bagay. Siya mismo meron siyang naranasan na napakait na karanasan kung paano siya nag-fail dahil hindi niya alam. Let us watch this. Tapos ang nangyari, nag-aral ako mag-drive. Wala nagtuturo sa akin. You know what I did? Tinakas ko yung sasakyan ng pinsan ko. Binangga ko. Sa Araneta, halos hati yung sasakyan ko. Kasi di ko marunong magmaneho, tinakas ko lang eh. Ayan, narinig niyo po kung ano nangyari. Nag-drive siya na hindi marunong bangga. Ganon din po mangyari. Ito lang nga, babala lang po. Sa mga taong gustong mag-umpisa ng negosyo, mag-invest, please, 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 pag hindi kayo nag-aral, dalawa lang pupuntahan yan. Malulugi ka o mai-scam ka.
ulitin ko, malulugi ka at may scam ka. Sino po sa inyo ang pumasok sa isang negosyo o isang investment na hindi nyo masyadong alam, nagtiwala lang kayo sa sarili nyo, nagtiwala kayo sa instinct nyo, nagtiwala ka lang sa kaibigan mo, instead na kumita ka na lugi ka at scam ka, type lugi or scam sa comment section para malaman po natin kung marami po tayo o hindi. Siyempre naman, yun nga, napakahalaga po para sa atin po mga kaiponaryo na matuto bago tayo pumasok. At siyempre naman, ang part of ako, naniniwala ako sa konsepto ng eskwelahan. Kaya nga nag-e-enroll po tayo. At nagiging controversial tong topic na ito, yung tinatawag na diploma o diskarte. Ngayon si Boss RDR naman ang tinanong kay Boss Toyo kung siya ba ay naniniwala sa konseptong ito. Ano kaya ang sagot ni Boss Toyo? Diploma o diskarte? Both. Pero diploma ako, kailangan may diploma ka. Hindi ako naniniwala sa sabi ni diskarte, mas okay. Na-chambahan ka lang na diskarte mo, nagpayaman sa'yo. Tsaka isa pa, huwag mo sasabihin sa akin yan kung pinag-aaral mo anak mo. Sa lahat na nagsasabi ng diskarte, huwag mo pag-aralin anak mo. Talagang diskarte lang. Tama. Pinag-aaral mo pa. Correct. Huwag mo nagpag-aralin. Grabe, ang galing ni Boss Toyo talaga. No? Alam mo si Boss Toyo, no? Very, very logical. Nakaka-relate talaga ako. Tama yung sinabi niya. Kung talaga ikaw naniniwala ka sa diskarte lang, huwag mo pag-aralin ng anak mo. Eh, siyempre, ba't mo kailangan ng diploma? No. Kailangan natin talaga mag-aral. Eh. Foundation yan. Eh. Pag wala talaga yung mga teachers, wala yung mga books, wala yung mga educational system, magiging mangmang tayo. Ang hirap po talaga maging mangmang. As a matter of fact, may na-interview po ako isang, hindi ko na sabihin kung sino po. Nung may pinabasa po ako sa kanya, hirap na hirap siya magbasa. Tapos, nagtanong lang ako, ikaw ba ay nakapagtapos? Sabi niya, hanggang ano lang ako, grade 2 or grade 4. Kaya ngayon, hirap na hirap siya magbasa. Nagninegosyo na siya. Ito lang, FYI, itong taong na ito na nahihirapan magbasa, bumibenta ng mga 3 to 400,000 pesos sa kanyang negosyo everyday. Pero hirap na hirap siya magbasa. So, anong ibig sabihin niyan? Pag hindi siya marunong magbasa, may chances na mapaglamangan ng ibang tao. Iba pa rin kung may alam ka. Iba pa rin pag may natapos ka. Do you agree? Type agree in the comment section kung kayo'y nag-agree. So, bilang pangwakas, ano kaya ang magiging part words ng mga boss idol natin na ito na si Boss RDR at saka si Boss Toyo. Dito sa mundong ibabaw, create ang pera para kanino? Para sa atin dito. Para sa tao. So, ibig sabihin, kung para pala sa tao yung pera na yun, ang tanong bakit wala ka? So, it reflects to what you are actually doing right now. Oh. So, maaaring kulang ka sa sapat na edukasyon, kaya hindi ka marunong kumita ng pera. Kulang ka sa oportunidad, kaya hindi ka kumita ng pera. Pero the moment na napapanood mo tong video na to, isa ito dapat magsilbing inspirasyon sa'yo na po pwede kang pumera. Kaya na lahat ng tao. Kasi may yumaman na magsasaka. May yumaman ng... Sa lahat ng aspeto, basura! May yumaman sa basura. Asamin mong yumaman. Okay. Dahil yun ang para sa'yo. Wow! Alam niyo itong mga videos na ginagawa po namin ni Boss RDR at mga iba pang creators ay pwede niyong paghugutan ng inspirasyon. And ito lang ah, may mga lumalapit po sa amin na mga kaiponaryo at sinasabi, "Oy, Chinky, nung dahil sa'yo, nagkabahay ako. Nung dahil sa'yo, nagkanegosyo ako. Nung dahil sa'yo, nakawala ako sa utang." Alam mo, I appreciate lahat ng mga nagko-comment ng ganyan. At kung ikaw mismo nanonood sa video na ito, natulungan kita, pwede kang mag-comment sa comment section para malaman ko naman. Pero ang realidad is this. Ito parati ko sinasabi. It's always 1% inspiration and 99% perspiration. Kahit na manood ka na manood ng ganitong video, pero pag wala kang ginagawa, wala kang kusa, wala kang disiplina, wala kang sakripisyo, wala kang consistency, walang mangyayari sa buhay mo. Agree o disagree? Kaya nga, paghugutan nyo po ng aral, paghugutan nyo to ng inspiration itong mga video na ito, pero ultimately, ikaw pa rin ang magtatrabaho, ikaw pa rin ang gagawa. Pero may panghuling ano ako, sasabihin sa inyo, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Kaya kailangan samahan natin ang panalangin, pananalig sa Diyos, at maniwala tayo na darating ang panahon, uunlad ang ating buhay. Nagustuhan niyo ba tong session na ito? What if magsama po kami ni Boss RDR sa isang session para turuan kayo magnegosyo? Interesado ka ba? Kung interesado kayo, all you need to do is just go to the link on the comment section or sa video description or just type the word interesado sa comment section para malaman kung paano kayo makakasali dito. Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.